gabi, pero dahil nagsimula tayo ng late, bibilisan ko po. Pakihanda ninyo ang inyong mga sulatin, kwaderno, lapis, ballpen, dahil magsusulat po kayo. Okay, so ang topic ko po, alam niyo naman ang leadership, gasgas yan, kahit na sino pwede mag-lecture ng leadership. Pero yung pong approach ko is legal perspective ng leadership. Okay, sige, may I have my transparency please? Okay, leadership, the legal perspective. Okay, asa na? Hello? Okay, bukas, tuturuan ko po kayo ng handling of cases ng women and children. Nakikiusap po ako, maaga po kayong dumating bukas kasi papaliwanag ko po ang mga batas sa mga kababaihan at papaano humawak ng kaso sa barangay sa mga kasong babae. And then I will continue lecturing about children's rights, okay, and handling of children cases in the barangay. Halimbawa, marami pong kasong pumupunta sa ating barangay na kung saan pinag-aagawan ang bata kung kanino mapupunta, okay, kung sakaling naghiwalay ang mag-asawa o hindi kasal. Dapat po alam ninyo ang gagawin ninyo. Okay? May mga kaso po, may mga tatay na kasal sa kanyang asawa, hindi nagbibigay ng support sa kanilang mga anak. Ano po ang gagawin ninyo? Dahil kayo po, bawat isa sa inyo ay mayroong barangay women's desk. Tuturuan po kayo paano po i-handle ito. Dahil ang tema natin ngayon is about leadership, so we have to study leadership. And then I will pursue with my talk with the basic principles of legislation. Ano po ang pinaka-importante sa paggawa ng resolusyon at ordinansa? So, imamaximize ko po yung oras para akong asong inahabol, gawa ng kulang sa oras. Ganun pa man, ibibigay ko po ang kailangan ninyong matutunan. Okay, my topic is about, balik, learning leadership and managerial skills a must in the attainment of humane and effective local governance. Bakit po humane? Ang isang leader dapat makatao. Bakit po effective local governance? Kapag ang isang leader sa barangay, kagaya po ng kapitan, kapag po siya ay makatao, sure enough, siya po ay epektibong leader ng barangay. Marami pong mga businessmen sa Amerika o Europa. Ano po ang sinasabi nila? Businessmen po yan. Kagaya po ni Bill Gates, ang pinakamayamang tao sa buong mundo, sabi, I hire characters, not skills. I hire, sabi niya, characters, not skills. So dapat po, makatao tayo, parang epektibo tayo sa ating panunungkulan. Next. Okay. Legal basis of leadership and management. Marami po kaming speaker sa leadership, pero kung sa kanila social aspect, ako po legal. Ano ang basihang legal? Bakit tayo dapat may leadership? Number one, Republic Act 6713. May mga, ito po 6713 kaibigan, ito po ay batas na nag-a-apply sa lahat ng tao sa gobyerno, mapalokal o nasyonal. Ano ang isang importanteng punto rito sa 6713? Republic Act 6713, otherwise known as the Code of Conduct and Ethical Standard for Government Officials and Employees. Magugulat kayo. Hindi po pwedeng magpahiram ng pera na may tubo, interest, ang kapitan sa mga kagawad, lupon, tanod o sino pa man. Ito ay mariing pinagbabawal ng batas. Kung good leader po tayo, nangangailangan ng tulong ang ating mga kagawad kasi may sakit ang anak niya, pahiramin niyo po ng walang tubo. Kasi pag may tubo yan, lumalabag na po tayo ng batas. At ang parusa dito ay suspension. Pangalan.
Pangalawa, RA 348, the Civil Code of the Philippines. Ang sabi po ng batas, I will give you the exact provision of the law. Sa ating saligang batas, Book 1, Persons and Family Relations, ang sabi, every person who, in the performance of his duties and in the fulfillment of his rights, must act with justice, give everyone his due, and observe honesty and good faith. Kapag hindi po natin pinagkaloob sa ating mga tao, ginugobyerno ang para sa kanya, tayo po ay magkakakaso ng civil case, Article 19, Civil Code of the Philippines, ang kaso ay damages. Sumunod, natural law, the law of God. Kahit na po walang Republic Act, kahit na po walang executive order, dapat po binibigay natin ang para kay Juan ay para kay Juan. Magbibigay po ako ng ako na kaso dito. I will not mention the chief of police. Pinatay po ang hepe ng police sa isang probinsya ng Region 3. Right after the national anthem of flag raising, he sustained 29 guns, bullet, okay? 29 po ang pumasok sa katawan niya. Ang pumatay, deputy chief of police, ang pinatay, hepe ng police. Nakikita ng mga tao niya, from SPO4 down to PO1, binabaril ng deputy chief of police. 20 siyang nabala pumasok sa katawan. Ni isa, wala pong pumigil sa deputy chief of police habang pinapatay ang kanyang hepe. Bakit? Tinanong ko yung bumaril. Kasi po, pinuntan ko sa preso kasi estudyante ko po sila sa kanilang leadership course sa PNP doon sa aming kampo. Nagtuturo po ako ng pulis, hindi lang ako pinakilala sa inyo. Tinanong ko po, sabi ko, bakit po binaril? Ma'am, gusto ko na punta po silang kawalang hiyaan niya. Ako po'y magsak-sakripisyo, sakripisyal lang ako. Sabi ko, paano yan? Mapo 40 years imprisonment ka? Hindi po bale. Para sa kapakanan ng mga kasamahang pulis sa munisipyo, sa presinto. Bakit? Ito raw pong pulis na to ay tumatanggap ng wedding payola. Ang sabi po nang nagbibigay, Epe, sa iyo yan, bigyan mo yung mga tao mo. Wala siyang binibigyan kahit 5. Sa kanya lahat ang kita ng wedding. Samantalang dapat mula P.O.1 hanggang S.P.O.4 hanggang Sipopolis dapat tumatanggap. Wala po siyang binibigay. At kung siya ay nagbe-bente, nagpapahanda pa, gastos pa ng mga pulis niya. Pag may sakit sa mga pulis niya, wala po siyang binibigay kahit 5. Bukod doon, namamahiya po siya sa kanyang mga tao. Kapag national anthem flag raising, nag-i-inspect po yan. Kapag ang sombrero ng pulis nakatagilid na gano'n, kinukuha niya, pinapaspas sa mukha at minumura. So pinatay po siya. Habang pinaparil ni isa, wala pong umawat. At napakasugapa po niya sa pera. Kanya, siya ay nabaril. Noong papalitan na po ni Colonel Sowenso, I'll not mention. Sabi ko po, bago pinalitan yung pinatay, nag-seminar po siya sa akin, director po sila sa Campo Libas. Ang sabi ko sa kanya, paano yan, Colonel? Ikaw pala yung papalit sa pinatay na hepe. Dahan-dahan ka. Sagot ng Colonel, Ma'am, kilala niyo po ako. Hindi ako gagalawin na mga tao pumapatay ng hepe sa next assignment ko. Bakit? Hindi po ako matakaw. Ako po, pag may grasya, lahat may grasya. Kapag po tatanggap ako, tatanggap lahat ng mga
assignment. Meron po akong patakaran sa buhay. Sabi, ang aking tema, pag mayroon, ito po yung aking doktrina sa buhay. Spread the sunshine. Pag may pera, ikalat mo yan at hindi po ako papatayin. Kanya, yung mga matatakaw sa mga benepisyo, ipamumun nyo yan. Baka mag-ibig dinuwebi tayong bala. Okay. Next. Forms of leadership in local governance. Ito po yung uri ng leadership. One, leading the human resource. Mahal po punong barangay. Ang leadership po ninyo hindi lang po pera. Minamando ninyo ang tao sa barangay. Kagawad, minamando nyo po yan. Under nyo po ang kagawad. Mali na sabihin ng kagawad na ako, hindi ako under ni Kapitan, pareho kaming elective. Mali po yon. Whether you like it or yes, under kayo ng Kapitan, kasi pasay ng local government code sinasabi, powers and functions of kagawad. Ang sabi, perform such other functions as may be directed by the punong barangay. Therefore, pagka po merong inutos sa atin, tayong mga kagawad, hindi po tayo sumunod. Legal naman ang utos. Maaari po tayong kasuhan ni Kapitan ng insubordination, punishable by suspension. Kapag inutos ka ulit, hindi ka na naman tumalima, inasuhan ka ulit ng insubordination, dismissal po yan. Walang elective, elective! So, we lead the human beings. Nililider po natin ng tao. Pangalawa, tayo po ang leader sa pagkakaperaan sa barangay. Kung kanya, minomonitor nyo rin po ang inyong trusurero. Ang sabi, trusurero. Pero, trusurero. Monitor nyo rin po ang kanyang reporting, depositing or withdrawing. Next, physical plant. Ultimong barangay hall, leader po kayo. Dahil, kung mayroon pong crack ang barangay hall, nagkaroon po ng lindol. Mayroong crack yan. Okay, lumindol. Eh, intensity 3 lang naman. Okay, nadiba po yung inyong barangay hall, may nasugatan o namatay, ang punong barangay ay may pananagutan sa batas. Okay, ano pa po ang nililid natin? Okay, leading the constituents or community. Tayo po ay naglilid din sa ating kapaligiran, sa ating barangay. Subalit, may pagkakataon ng mga barangay na tao sa simbahan, umiingi po ng donasyon sa barangay. Halimbawa, pista ng barangay, umiingi ng donasyon. Huwag po kayong kumuha sa pera ng barangay para ibigay niyong donasyon sa pista dahil we are violating the constitutional mandate of separation of church and state. Kung gusto niyong magbigay ng donasyon, sarili mong pera yan, Kapitan! Hindi galing sa kaban ng barangay dahil bawal po yan. Sumunod. Next. Okay. Elements of leading the human resource. Number one. So, punta lang po tayo sa discussion. Paano po natin nililid as leader ang mga tao sa barangay? How do we lead Talog, Lupon, Pagawad, Secretary and Treasurer? Number one, equal opportunity. Pag sinabi po ng memorandum ng DILG, mag-a-attend ang lahat ng kagawad. Dapat po lahat pupunta. Hindi po tayo dapat namimili.
baka yung hindi natin katiket, hindi ko katiket ito, hindi siya sasama. Bawal po yun. Pangalawa, creation of positive work environment, there must be a spirit of oneness. Alisin po natin ang faction-faction sa mga tao natin. Tayo po dapat ang mangunguna sa pagkakasundo. Kapag mayroon pong nag-aaway na dalawang kagawad, i-meet niyo po sila. Bago lalala ang sitwasyon, you meet them face to face. Ask the issue at hand. Resolve the issue right away. Huwag niyo na pong pahabain pa yung kanilang away. Kayo po ang mamagitna. Hindi niyo po pinapatagal ito. Sumunod, technology provision. Ang uso po ngayon, hindi kagaya noon, typewriter lang ang ginagamit sa barangay. Ngayon, mag-provide po kayo ng computer. Dahil nagre-report tayo, nagsasubmit tayo ng mga report, kailangan ng technology. Hindi po yung, ah, magsaga ka na lang dyan kasi mahal ang mga computer. So, dapat po meron tayong mga provision. Mayroong printer, may computer, may television, kumpleto dapat dyan. Dahil makikita nyo po yung allocation ng budget ninyo, nakalagay naman sa MOOE yan. Okay? Ibigay nyo po ang mga kailangang materyales sa barangay. Sumunod, better recruitment and selection policy. Alam nyo po ba, mahal kong Batangas, nagpalabas po ng memorandum circular ang DILG. Pangalan niya, Memo Circular 2003. Magugulat kayo. Ang sabi, okay, si kapitan kung magre-recruit ng talag, dapat ang i-re-recruit ay mga taong 18 years old and above, up to 60 years old lamang. Pero pupunta ka sa mga barangay, may talag 75, 78, 80, bakit? Etsuhin ni kapitan eh. Ang sabi, Uncle, 1,000 ka na po niyan. Ha? Magtanong ka, bahala sa'yo. E samantalang, ang nature ng trabaho ng tanod, nagahabol ng kriminal. Kung ang tanod mo, 75, mayroong diabetes, mayroong higa, mayroong arthritis, o paano makakahuli ng mga kriminal ang mga senior citizen na yan? Dapat 60 below and 18 years old up. Ngayon, eto tal, hindi naman kayo pinilit. Hindi ka naman kayo pinilit ng tanod eh. Kapitan, patapusin nyo na yan hanggang matapos kayo. Ang term of office ng tanod ay co-terminus kay kapitan. Pakinggan nyo ako. Kailan matatapos ang term ninyo? Yung 3 years. Huwag muna tayo mag-usap ng extension. Kailan? 2021. Okay. Pakinggan nyo ako, human resource ito. Kapitan. Alam ninyo, pagka sa susunod, magre-recruit kayo ng tanod kasi yung sabi ng batas, the term of office of the appointees, okay, is co-terminus with the punong barangay, the appointing official. Ngayon, kung above 60 na yan, para meron po tayong DILG compliance, memorandum compliance, dali nyo na lang po yan sa lupon na kapamayapa pag above 60 kasi ang miyembro ng lupon tagapamayapa, wala pong age limit, 80, 85, basta lang, hindi ulyanin. Baka mamaya 85, sabi ng complainant, lalo, kumustang aso ko? Anong aso? Eh, ulyanin yan. Okay, so patapusin nyo na muna. Alam nyo po ba? Sa 2021, ng June, 30 of high noon, bago mga kapitan, may mga babalik. Pwede po kayong mag-overall. Palitan nyo lahat ang tanod ninyo, pwede. Lahat ang lupon nyo, pwede. Walang bawal. Kanya,
problema. Okay? O, sige. Next. Elements of human resource number 5. Provision of compensation and benefits. Okay. Kaibigan, kapag nagtapos ang term ninyo, meron po kayong leave credits convertible to cash. Ngayon, meron po tayong nakabinbin na bill sa Congress na, ito yung nakabinbin sa Congress ha, ang mga kapitan na nakatatlong term na sunod-sunod-sunod. Tatlo ha? Okay, kanya magsipat kayo eh. Yung kapitan na naka-three terms sa sunod-sunod, siya po, pag na-approve, tapos sa lower house yan, siya po ay makakatanggap ng monthly pension lifetime. Magkano? Okay? Magkano? Your latest honorarium, it will be converted as a salary. Yung latest na yon, alimbawa, ang honorarium ko bilang kapitan ay 25,000 naman. Magla-lifetime pang pension ng 70% of your basic honorarium until living. Kanya, mabuhay kayo ng malinis at mahaba para bibigyan kayo ng gobyerno habang buhay ng 70% sa inyong salary. Ngayon, tapos na po yan sa lower house. Pag sinabi mong lower house, okay, inabot na po yan, ipinasa na yan sa Senado. Ngayon, ang senador, 25 lang yan. Tapos na sa lower house sa Congress, 25 na lang. Alam niyo kung nasipag lang ang mga senador natin, tapos na yan ha. Bakit? Eh, Beijing po lang naman sila nagdi-debate eh. It can't be done in 20 minutes. Ano lang? Sino ang may gusto na bibigyan natin ng retirement ang naka-trigger na kapitan? Amin! Aming tatlo lang ang magtatas ng kamay. Patas na yan. Eh, bakit hindi nagiging patas? Busy sila sa pangangampanya. Kanya! Hindi sila nagtatrabaho ngayon. Binabayaran natin ang mga yan. Pero, ganun lang, hindi matapos-tapos. Diba? Okay. Next, training and development. Kaibigan, gaano ka man kagaling na kapitan, kung ang mga gagalaw sa baba, agawad, lumutan ang Secretary Treasurer, kung hindi po natin ititrainin yan. Kanya dapat, pa-attend po sila para alam nilang gagawin nila. So that they have direction to do. Okay? Para alam po nila ang problema. Marami pong nagse-seminar, wala sa utak nila ang matuto. Ano? Maglibot, maglibot. Mamaksiw, mamaksiw. Mamaksiw, mamaksiw, mamaksiw. Maglibot, mamaksiw. Ano pa? Kape, kape, kape. Mamaksiw, kape. Mamaksiw, kape. Sana po nandito tayo, dibdibin natin ang ating pag-aaral. Bakit? To everything, my friends, there is a season. A season to play and a season to work. A season to play and a season to learn. Kahit man lang po may session, matuto tayo. Anyang tawag po nga dito, sembot. Seminar at libot. Hindi puro seminar. Maglilibot din kayo. Bibigyan po kayo ng panahon ng valid gem para po explore ninyo ang Cebu City. Next, team building. Kailangan po meron din tayong paaral para merong unity sa ating mga tao. Okay? Para po, pagka meron tayong pinapagawa, hindi po yung, bahala kayo sa buhay nyo, ako pagod na ako. Kasi pag may malasakit ang tao, kahit napagod yan, nakikita niyang lahat ng kasama niya nagtatrabaho, magtatrabaho din po yan. Sumunod, tao pa lang pinag-aaralan natin. Performance management. Okay. Ang kapitan bilang leader ng barangay, nag-uutos. Pagkatapos mong nag-utos, i-monitor mo kung anong performance. At kung mali ang ginawa ng tao mo, do not humiliate him. Hindi pwedeng, akap, boss, eto yung ginawa ko report. Utangin na, bakit ganyan? Hindi ka na natuto. Matagal na kita tinuturo, kaya hindi ka pa natuto, bobo mo. Mali pong pamamalakad
konti. Ganito dapat, magsisikap po yan para matuto. Pero minura mo, pinahiya mo, naririnig ng mga tao sa barangay, lalo pong magwawala yan at hindi siya susunod sa atin. Sumunod. Conflict management, observance of due process. Okay. So, sinabi ko po sa inyo sa Boracay na tayo ay mayroong power to remove because we have the power to appoint. Basic principle in political law that the power to remove carries with it the power to appoint. So ang sabi ko sa inyo, ayong ang mga appointees po yan. Pwede natin tanggalin yan. Kahit mayroong o walang dahilan. Pag may dahilan, kapitan, ikaw lang, pwede na yan. Sabihin mo lang, effective tomorrow. Halimbawa, anong dahilan? Tamad! Ayaw mag-perform. Walang dinanan, wala pong panukalang ordinansa man lang. Obedient women and children, anong ordinansa wala? Anong sasabihin? Masaya sila? Binoto na nga ako? May ordinansa pa? May mga ganong taong may ganong utak eh. Pag may dahilan ka, ikaw lang pong pipirma, notice of termination lang yan. Effective tomorrow, you are hereby ordered to report for work because your service is severed. Saan po ng barangay? Valid! Basta may dahilan. Tapad, sleeping on the post. Ayaw magtrabaho. Pag wala kang dahilan, kapitan. Okay? Halimbawa, wala kang dahilan, pwede mo tanggalin yan. Halimbawa, napalitaan mo yung tanod mo, hindi ka binoto. Pwede tanggalin yan. Napalitaan mo yung lupon mo. Okay, kakampi yung nakalaban mo sa eleksyon na kapitan. Pwede mo tanggalin yan. Ayaw mo ng pangit sa barangay. Pwede mo tanggalin yan. May malo na rin ko. May putok ang tanong. Pwede yan. Pero, human management, human resource leadership, dapat, pag tinanggal mo yan nang walang dahilan, susugsugin ng majority ng kagawad. 4 kagawads must sign on the termination without valid ground. Okay? Pag kulang sa majority, hindi po valid ang pag-terminate sa taong appointee na walang dahilan. Kanya kung ako ang tanong, imposible ako patatanggal. Bakit? Mag-aalaga ako ng 4 na kagawad sa barangay. Pag umaga, may dala ko 3-in-1 kape. 4 lang yan. Kagawad, kape, kagawad, 1, 2, 3, 4. Ayun tatlo, bahala kayo sa buhay nyo. Hindi ang matatanggal. Okay? Next, presence of safety and health progress. Makisulat nga po, ang batas ay heal the law. Ano ba ang sabi ng heal the law? Ang sabi po ng heal the law ay, pangalan ng batas ay Hospital Illegal Detention Act. Kung ang kagawad mo o tanod mo, lupon mo, nagkasakit, okay, tinanggap kahit walang deposito sa hospital, gumaling, wala pong pambayad yan ng hospital bill. Walang karapatan ang sino mang hospital na hindi uuwi ang isang pasyente, okay, lang dahil lang sa may utang sa hospital. The law says, pipirma lang po ng promissory note and then uuwi na po yan. So kung mayroon po kayong kagawad na ng hospital, walang pambayad sa hospital, samahan niyo po sa hospital. Sabihin mo sa administrator, hospital administrator, Doc, palabasin mo yan. Pipirma ang kagawad ko ng promissory note. Kapag hindi pumayag ang hospital, magpailan po kayo ng petition for habeas corpus sa husgado within a period of 48 hours. Magdidesisyon ng judge at magpapalabas siya ng writ of habeas corpus. Writ of habeas corpus is order to release the body. Isipin po ninyo, dekad po kayo ang malasakit. Halimbawa, kapitan ako. Na-hospital ang aking kagawad na walang perang pantubos. Pupunta ako sa hospital. I love my men. I love my people. Ako nga harap. Sabi ng cop, hindi ako makuwi dito. Wala akong pambayad. Ayaw ko makuwin. Pupunta ka sa hospital. Doc, palabasin mo yan. Dahil wala kayong karapatan,
lamang ang tao at hindi siya makabayad ng hospital bill. Alam mo ba labang sa batas siya? Ano pong batas? Sino kayo? Kapitan ako. Ano pong batas? Hindalo. Ano ba yan? Hospital. Illegal. Detention Act. Sa amin ang batas. Walang may karapatan ng hospital. Na hindi uwi. Ang tao nang dahil lang sa walang pambayad ng hospital. Tatanungin ka ng hospital administrator. Abogado ka ba ka? Anong abogado? Nag-seminar ako! Nakikinig ako! Nakututo ako! Hindi ako abogado! Next, decision making. Kaibigan, if you are confronted with a problem in your barangay management, mag-decision po kayo. Hindi po ang mga kagawad ninyo mag-decision. Ayoko mag-i-desisyon. Huwag niyong ipasa yan. Dahil trabaho niyo po yan. Okay? Lalo na po, malaking problema ang didesisyonan ninyo. Kayo ang mag-i-desisyon. Hindi po pwedeng kagawad, bahala na kayo dyan. Masakit na yung ulo ko. Hindi ko na kaya problema. You are not a good leader. You have to decide. It's your power. It's your obligation. Sumunod. Presence of communication. My friends, palagi po dapat bukas ang oras ninyo at cellphone ninyo para mag-usap kayo. Pag may problema ang mga tao ninyo, tanungin ninyo, tawagan nyo lang ako. Alam po ninyo, I work then as a manager of the Commission on Human Rights of the Philippines. My boss now, he used to be the regional director. Now, he is an executive judge in Olongapo City. Siya po siguro ang pinakamagaling na boss na nakita ko. Bakit? Pag may problema, narinig niya may problema, right away, during office hours, 4 o'clock, o order siya, 4 o'clock, meeting tayo. Hindi po kami uuwi na hindi na-resolve ang problema. Mas madaling mag-solve ng problema po sa inyo. Bakit? Sa barangay lang kayo. Ilan lang yan? 7 kagawad. Kung may problema, kagawad at ikaw, 8 lang kayo. Mas madali pong mag-solve ng problema. Huwag nyo pong isabukas pa dahil one day, okay, maraming mangyayari. Huwag po ninyong isabukas, tapusin yung problema. Hear both sides. Pakinggan nyo yung dalawa. Pasabihin, pakinggan mo muna yung isa. Pakinggan mo muna yung isa. And then decide, sino ang may diferensya? Yung may diferensya, huwag mong ipahiya. Sabihin nyo sa kanya yung batas, sabihin nyo katuwiran ng kapila. I know pretty sure, aalis kayo ng barangay, lahat ay masaya. Sumunod, motivation. Madalas po, pag nagpapatawag tayo ng meeting, sabi mo, Lupon, may meeting tayo bukas. Kasi nag-seminar kami, ito pala yung mga batas na hindi natin hawakan eh. Kasi po kahapon ang topic ko, katarungan pang barangay lo. Sinabi po ano mga kaso dapat yung hawakan, mga kaso hindi nyo hahawakan. Pagbalik sa Batangas, mimit mo yung lupon mo. Pagpatawag na. O kaya text mo. O punta tayo, kasi sa batas ito ha. Pwede kayong magpatawag ng special meeting through text. But the law says, it must be one day prior to the meeting. Pero kung written, dapat mo at least one week. Text pwede sa emergency meeting. However, you give your people at least one day. Okay, so, nagtawag ka. Magbigay po kayo ng merienda. Marami po kasi mga tao sa barangay, pag may meeting, walang merienda, tatama rin yan. So sabi mo sa text, may meeting tayo, mayroon tayong meriendang pansit at tinapay. Ah, pupunta yan? Pupunta yan? Yung iba kasi pagkain lang ang pakay eh. So pag may pagkain, that's what? We call that motivation. Darating po yan at magkakaroon ng kayong complete attendance. Next. Financial. Punta tayo. Ano ang dapat ginagawa ng leader sa barangay pagdating sa pagkakaperahan? Okay, financial management is the efficient and effective management of money in such a manner as to accomplish the objectives of the barangay or the organization.
Let us see kung ano ang dapat gawin ng leader dito sa financial. Next. Working capital decision. Kapitan bilang leader, okay, you must have investment decision in fixed and current assets. Dapat po isipin nyo muna, kailangan pa ba akong bibili ng barangay service? Workable pa naman, functional pa naman ang service ko. Baka mayroon pa akong mas kailangan na bibilihin kaysa sa sasakyan, umaandar pa naman. Pwede ko pa naman iparipair ito. So mag-desisyon ka, mga fixed asset po yan ha. Kailangan pa ba o hindi na? You have to decide. Pangalawa, financial upliftment. The ability to raise finance from various resources. Example, I told you in Boracay na pwede po kayo, you can charge 20 pesos, okay, as filing fee, okay, from all the complainants in Lupon, Tagapamayapa. Okay, complainants to file case Adalupon, pwede po kayong mag-charge ng 20 pesos. Hindi dapat lalakas sa 20. Kasi ang sabi ng local government code, dapat 20 lang. Unless and until the local government code is amended, you cannot charge beyond 20 pesos. Plus, hindi kayo pwedeng maningil ng 20 sa mga nag-ahapla sa Lupon. Kung wala kayong resolusyon, forget it! Kung wala kang resolusyon, because resolution is your legal basis why you have the power and authority to charge 20 pesos. Next, financial accommodation or privileges. Okay, alam po ninyo sa ating local government code, ang mga Lupon, Tagapamayapa at saka Tanod, wala pong sinasabi how much honorarium should be given to them. Wala pong fixed amount yan. Kaya, iba-iba po yung alam na pinipigyan ng kapitan. Meron po kami sa Pampanga, Agro Pampanga. Meron po mga tanod sa Mexico Pampanga where half of SM City Pampanga is portion of Mexico. Plus, A municipality Mexico, andyan ang SM. Sineminar po po yung tanod ng Mexico Pampanga. Nasa overcourt po kami. Tinanong ko yung isang tanod, Kuya, magkano tinatanggap yung honorarium? Kada buwan, sagot, 250 ma'am. Ano? 250? Pinagalitan ko. Niloloko mo ako, Kuya. Hindi ako kakikiloko sa'yo. Hindi ko po kayo niloloko. Tanungin niyo po yung kasamahan kong tanod. Magkano, Kuya? 250 po. Tumatawa pa. 250? Saan mo po? Eh, ba't kumayag ka? Nagugulat ako. Ba't malaki pa nga ngiti mo? Pumipi lang. Ma'am, paano po hindi ako masaya? Sabi niya. Nung hindi po ako tanod, parang basura ko sa barangay, hindi ako binabati. Ngayon, tanod po ako, binabati ako ng mga tao. Good morning, tanod. Saan ka pa? Meron po akong uniforme, libre. Meron po akong pito. May batuta. Libre pa kami sa barangay. May 250 pa. Saan ka pa? Sabi niya, doon ko po na-realize, marami pa pong tao na mayroong satisfaction sa buhay. Sabi ko, matindi ang mga tao to. Nag-seminar po ako ng tanod, Subic, Olongga po. Magkano ang tanod? 15,000 a month. Tanod alone. Para din secretary, 25. Bakit? Mayaman ang Subic. Kaya malaki ang honorarium nila. Pero kahit mayaman ang munisipyo, desisyon pa rin ng kapitan kung magkano ibibigay niya sa mga tao niya. Kaya kung si kapitan ay barat, konti lang ang ibibigay. Pero pag maluwag, okay, sa pera ng barangay, malaki-laki. Isipin po ninyo, sabi ko po sa mga tanod, that was February. Sabi ko, tanod, yung 250, pwedehin ngayon. Meron ka 250 bukas. Alam mo kung sagot? Wala po. Bah! Sabi ko, katapusan ngayon. Pwedehin. Ma, sabi niya, yung pumonorario namin na 250, binibigay po quarterly.
Pero wala akong kaso. Bakit? Kasi wala akong sinasabing tiyak na halaga ang batas. Kung magkano bibigyan natin sa ating mga pointies. Okay. Next. Sound financial manager has the ability to. Ang magaling na leader sa barangay ay mayroon po siyang, okay, he has the ability, may kakayanan po siyang ensure regular and adequate availability of funds. Halimbawa, umalis po kayo ngayon, mayroon kayong pinag-iwanan sa barangay. Pinag-usapan na po natin sa Boracay, ulitin ko lang. Mahal kong kapitan, kapag ikaw ay wala, nasa Cebu, nagsiseminar ka ng tatlong araw. Okay, hindi po nyari kasamang mangkagawad, hindi po automatic na ang magiging kapitan ay yung first kagawad. It's wrong. In the temporary absence of the punong barangay, the first kagawad will not automatically act as punong barangay. You have to appoint the person with whom you have trust and confidence. Anong gagawin mo? Wala ka sa barangay? Mag-iwag, magpirma ka ng voucher. Kung may emergency purchase kayo, eto gagamitin ninyo. Eto yung mga voucher. Baka mamaya, meron kayong bibili na importante. Even in my absence, there is available money. Mali pong sa